Hello, hello mga ka-YouTube, sa Misal uli. Itong si Kiko, si Pangilinan, si Hontiveros, itong mga komunista, bakit tuwing may darating na ano no, na mga kalamidad, taal, volcano, anong sigaw nila? Kasalanan ni Duterte daw na naman ano? Coronavirus. Ouch, Duterte na naman ng sigaw ng mga komunista. Pati itong si Kiko Pangilinan at si Risa Hontiveros, yung mga Chinese daw dali sa Malacanang, doon na lang daw i-diretso. Itong mga kumag na tatawag ko sa inyo. Ha? Wala na kayong panahon na pansamantal niyang binabanyo muna yung pagiging kalaban niyo, kalaban kayo ni Duterte, na ibinabanyo muna yung mga pride niyo, yung mga pride niyong mga talunan. Hindi na ba kayo, imbis na, ano ba naman tong may kalamidad na ganito? Pansamantala makipagtulungan muna kayo sa gobyerno. Hindi na lang, puro na lang yung lahat na lang ng kalamidad, iyahanap nyo ng mga utak galunggong nyo na kung paano iyahambing si Duterte doon at gagawing paninira sa ating Pangulo. Tapos gagawin yung katawa-tawa, gagawin yung akala nyo naman yung mga tao susunod din sa inyo, magagalit din. Lalabas, mga tukmol kayo, mga hunghang kayo, hindi nyo alam, ayaw na sa inyo ng tao. Kayo talaga, oh. Wala na kayong pinatawad na panahon. May kalamidad o wala, puro paninira sa Pangulo ang gagawin nyo. Ano kaya, no? Kiko Pangilinan, hindi ka man lang ba mag-isip na magtulungan muna kami sa ganitong sitwasyon? Magkaisa muna. Kayo mga dilaw, mga komunista, wala no, wala sa inyo yun. Lahat na lang, puro na lang pag-iisip ng masama, no? Ganyan ba kasama? Ganyan ba kayo mga kumakalaban kay Duterte? Hindi man lang yung ba, yung ano, time out muna, parang ganun, no? isip din, time out muna, may kalamidad, sama-sama muna kaming mga Pilipino, magkaisa muna kami, dapat isipin rin natin yung ganun, no? Ngayon, itong nangyari sa China, sana naman hindi mo ganun din ang mga Chinese, kasi hindi rin naman nila gusto yan, eh. Hindi rin nila gusto yung nangyari na yan. Isang pagkakamali talaga yan ng mga scientist din na Chinese, isang pagkakamali yan, pero hindi yung mga mamamayang, wag mo naman ganunin yung mga Chinese, Kiko, Risa, wag mo naman ganun sana, ha? Hindi nila gusto yan. Pagkakamali yan ng ilan na lumawak, pero yung karamihan hindi gusto yan. Pero sana naman kayo, kahit kalabang kayong naturingan ni Duterte o kinakalaban nyo si Duterte, kayong mga komunista, kayong mga dilawan, sana naman meron din panahon sa puso nyo na time out muna tayo sa galit, time out muna tayo sa away, magsama-sama muna tayo. Dapat may panahon na ganun din, di ba? Tapos sasabihin ni Lenny Robredo, mga troll daw kami. O tapos tatawagin nyo kaming troll. Ang pinapakita nyo naman ganito, ang mga sinasabi nyo naman hindi maganda sa Pangulo. Eh natural, kaming mga tagahanga o maka-Duterte o maka-Marcos kami, eto lang yung lugar namin para ipagtanggol naman namin ang Pangulo tsaka ang mga Marcos. Ngayon, kung hindi naman kayo nagsasalita ng ganun, sa Pangulo, hindi rin naman kami magsasalita sa inyo ng ganun, di ba? Hindi rin kami magbibigay ng opinion sa mga sinabi nyo. Tulad nyo sinabi nyo, magbibigay talaga kami opinion dyan, ha? Alam mo kung bakit?
kayong mga komunista o mga CPP-NPA o yung mga rallyista, nasabi natin mga rallyista, wala kayong isinigaw kundi oust Duterte. Oh, puro oust Duterte kahit na hindi naman kasalanan ng Pangulo ang mga nangyayaring kalamidad. Puro layas Duterte ang sinisigaw nyo. Mga hunghang kayo. Hindi man lang kayo mag-isip. Ito naman si Kiko Pangilinan, wala nang kalamidad na hindi itong mga dilaw, walang kalamidad na hindi idinikit sa Pangulo. Tapos sasabihin nyo, mga troll, may ingay ang troll. O siyempre, mag-iingay kami dahil mga mali yung sinaginagawa, mali yung sinasabi nyo. Natural lang yun. Kayo nga, lahat ng kalamidad eh. Didikit nyo kaagad sa pangalan ng Pangulong Duterte. Di ba? Lahat na lang ng hindi magandang nangyayari sa buong mundo. Kay Duterte nyo yata gusto ibintang eh. Ha? Tapos sisigaw kaagad kayo ng layas Duterte, aus Duterte. Ano yun? Puro na lang, akala nyo, puro na lang ganun ano? Kahit kalamidad, ibibintang sa Pangulo. Kahit kalamidad sa ibang bansa, ididikit sa pangalan ng Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nyo, aus Duterte. Yung parang kakala nyo kasi yung taong bahay lalabas ano? Hindi na ganun. Dapat nga eh, pag may mga ganyang kalamidad, magsamahan na lang tayo eh, magkaisa na eh, no? Magkaisa-isa na lang eh. Eh hindi eh, nangyayari sa inyo, sobrang inggit na hindi malaman. Sobrang inggit yung umiiral sa inyong mga dilaw, pati, kasi akala nyo, no, mga, mga dilaw, yung magic nyo nung 1986 na, yung magic yung people power na nagawa nyo kay Marcos noon na maraming fake news kayong pinalabas eh mangyayari uli. Kala nyo bawat salita nyo lalabas kagad sakali ang bawat ang mga Pilipino. Kala nyo kasi ganun pa rin. Dapat kayo iniisip nyo rin na nung anibersaryo ng pagkamatay ni Ninoy, may pumunta ba? Wala nang gano. Yung malapit na naman sinasabi ni EDSA, yung People's Power, mag-anibersaryo din sa February. Meron pa bang mga ano, may mga pupunta pa bang mga tao? Hindi ka, dapat nag-iisip na kayo ng ganun eh, na ang tao ba lalabas pa pag nagsalita kami, pag ginamit uli namin ang mga pare, ang mga madre na katulad nung nangyari noong 1986, hindi na. Kasi kahit gamitin nyo pa ang pare, gamitin nyo pa ang madre, hindi na niniwala ang tao. Ganun na, ganun ang tingin sa inyo noong ngayon. Iba na, hindi na katulad dati, na pati mga network na malalaki na gagamit nyo, nakakapagpalabas kayo ng fake news para paniwalain yung tao sa mga faking balita. Ngayon hindi na mangyayari yung kasi may social media na. Kaya dapat kayo, sabi nga, di ba? Sabi ko uli, sasabihin ko uli. If you can't beat him, join him. Ganun na lang. Ha? Pag hindi nyo kaya, pag hindi nyo talaga matalo si Pangulong Duterte, makisama na lang kayo kay Pangulong Duterte. Kasi malabo na kayong makabalik sa posisyon sa darating na 2022, dalawa lang ang pinagpipilian namin. Nauupo. Wala na kayong ilalaban mga dilaw. Kahit sino pa. Wala na. O mga ka-YouTube, maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Pati ang bansa natin. Salamat ako.